So, naloka nga ako dito sa may isang loan application na to dahil ang laki ng credit limit. Tapos, pagkayari ko mag-apply ay nag-auto-disburse agad sa may GCash account ko. Hay nako, so bago nyo subukan tong loan application na to, tingnan nyo kung makakatulong sa inyo or hindi. Ipapakita ko sa inyo yung step-by-step process at lahat ng mga kailangan nyong malaman. So, kung ayaw nyo sumakit din yung ulo nyo, is panoorin nyo tong video na to hanggang dulo. So, bago tayo magsimula ay kung ngayon ka nangangailangan na ang mauutangan, is may nilagay akong links dyan sa my description box ababa at sa may comment section para sa mga 0% interest sa may unang loan nyo. So, click nyo lang yung link dyan sa baba at bago kayo mag-accept ng loan, is basahin nyo muna yung terms and agreement. At congratulations nga pala sa mga nanalo sa my GCash giveaway ko. Lahat ay nasa my Facebook page ko. Tingnan nyo na lang doon, baka isa na kayo sa nanalo. At syempre, buwan-buwan ay meron naman akong GCash giveaway. Kaya kung paano sumali, kailangan lang is lagi kang updated sa mga ina-upload ko at make sure na naka-follow ka sa Facebook page ko at dito sa my YouTube channel ko. At huwag mo kalimutang mag PM sa my Facebook page ko para maisali agad kita. So, simulan na nga natin. Itong loan application na to ay pwedeng-pwede kang makapag-loan ng up to 50,000 pesos. Pwedeng bayaran ng up to 120 days at may 0.03% lang interest per day. Syempre, isang ID lang ang kailangan. At mabilis ang proseso. So, sa experience ko, mabilis talaga siya. Mabilis mo ding matatanggap yung niloan mo. So, ito ay ang MetroCash. Kaya kung nakikita nyo yung ads nito, yes, huwag nyo muna itry. Ako muna magtatry para sa inyo. So, para makita nyo din kung ano yung mga personal information na isi-share nyo sa kanila. So, ayan, na-install ko na nga at simulan na natin. So, ayan na yung pinaka-homepage niya. Simpleng-simple lang at kiklik ko na i-apply now dito agad. So, ayan. Register lang natin yung phone number natin, may marireceive tayo ditong code, and then click yung privacy policy at log in na. So dito, may tatlo kang kailangang sagutan, identity information, basic information, saka cash withdraw. So dito sa may una is, click to take a photo, yung ID agad, yung hihingin nila sa'yo, tapos magpipicture ka na agad. Ito nga pala yung mga kailangan na ID. UMID SSS, TIN, Passport, Driver's License, National ID, PRC, Pag-ibig, Postal, Voters, at PhilHealth. So ayan, pagkayari mo mapicturean yung ID, saka mag-selfie ka, i-click next mo na agad. So dito na tayo agad sa may basic information, no? Di ba ang bilis? Sabi sa inyo eh. So, email address, ayan, personal WhatsApp, dito, nag-install na naman ako ng WhatsApp. Number lang din naman yung ilalagay nyo dito. Tapos, gender, yung age nyo, birthday, saka yung ID. At pagkayari nyo, malagyan lahat yan, next step na. May nadagdag pala. So, dito merong education, marital status, use of the loan, may pamimilian lang naman dito. State and city, saka address. Okay, so sa basic information, mahaba pala siya. Akala ko kanina ay tapos na. Nakasama na din dito yung emergency contact. So, ang hinahanap nila dito is tatlo lang naman. So, pag nalagay na dito, yung emergency contact is about naman sa may work information. Ayan. Type ng employment. Meron lang din ditong pamimilian. So, ilalagay ko na lang din dyan yung mga pamimilian kagaya nung sa may usage ng loan. So, may purpose lang yun ng loan. Sa may type of employment, ayan, mamimili lang din kayo dyan. Office, employees, student, entrepreneur. So, ayan. After nun, lagay mo na yung company name, operating period, monthly income, anong industry ka, at phone number ng company, saka yung lugar ng company, address ng company na pinapasukan. So, next is, hindi mawawala yung payday cycle, saka yung phone number talaga ng company ay laging present. So, ayun, next step na. So, dito is cash withdraw na kung paano mo marereceive yung ilo-loan mo, kung saan mo marereceive yung ilo-loan mo. So, dito merong digital wallet, at meron din namang bank card. So, dito sa digital is pwedeng GCash, Paymaya, at GrabPay. At pag nakapili ka na dito is magpi-fill up ulit ng last name, first name, saka middle name. Dito sa may ibaba is yung digital wallet account na yung number mo sa may GCash. At pagkayari nun is may magpa-pop up ulit na kung tama ba yung wallet account mo. So, confirm lang. At ayan na ako, under review na. So, dito, since first time ko nga na
after na tong under review, akala ko meron pang pamimilian, di ba? Usually ganun naman talaga pagkayaring mag-review nung in-applyan mo is meron kang choices kung magkano ilo-loan mo, kung gaano katagal. So ayun, meron kang pamimilian. Dito, naloka ako talaga, grabe. After ilang minuto lang is may pumasok agad sa my GCash ko. Nakakabwisit. Ayan, hindi ko alam kung matutuwa ako. Kasi pumasok na agad yung loan ko, pero hindi ko alam kung magkano yung pinadala sa akin, kaya naloka ako. May pumasok sa my GCash ko na 1,364. Sumakit talaga yung ulo ko dito, grabe tong MetroCash na to. Pina-stress ako agad. So dito hinanap ko agad yung loan terms and agreements. Eto na yung lumabas. So ayan yung lumabas pagka-open ko ulit ng account. Meron dito ng repayment amount na agad na 4,154. At may nakalagay nga dito is 2 beses ko siyang babayaran. At yung due date ko na agad is sa January 22. So nakalagpas na, syempre. Hulaan niyo kung ano yung ginawa ko. So ayun, sinugod ko agad ng email tong si MetroCash kasi naloka ako, hindi ako makapayag na ganun lang yung natanggap ko. Tapos nag-auto-disburse agad siya sa may GCash account ko. Dito, nag-click ako para makita ko yung repayment details. At eto na yung lumabas. Kasi gusto ko makita agad yung loan details. Legit naman na 120 days mo siyang babayaran. Kaso lang, yung unang pagbabayad mo is after, not after, on or before 7 days is mabayaran ko na agad. At yung babayaran ko is 4,154 nga. Tapos yung pangalawang pagbabayad ko ay sa May pa. Tapos ang babayaran ko na lang ay 38 pesos. O diba? Sinong maloloka doon? So ayan na agad yung nakalagay sa my repayment details. Wala dito nakalagay kung magkano yung kakaltasin nila. Nakakaloka talaga. At nag-chat ako agad sa may customer service. So ito yung sabi ko sa kanila. Hello, I have issue on disbursing loan amount. So why did you send me the amount that I did not agree on? So you're just supposed to inform me whether I'm qualified for a loan or not. So if yes, then I have the right to choose the amount that you are supposed to give me, so not to auto-disburse the amount that I do not want to get. So ayan, it's too high and so as the interest. So dito, puro bot lang naman yung nagre-reply. Kaya sa may email na ako, nag-chat talaga. So kay haba-haba nga ng chinat ko dito para mabasa nila agad. At yung pinaka-tinitle ko dito is loan disbursement issue para alam na nila agad. So, ayan yung sinabi ko sa kanila. Nagigigil na ako dito. Kayo na lang magbasa. So, dito nga, ang sabi ko is, dapat meron muna akong pamimilian bago sila mag-disburse ng amount sa aking GCash account. So, since wala namang ganong nangyari, gusto ko na kakong ibalik kung magkano lang yung natanggap ko. So, dito, ang na-receive ko na lang dun sa may 4,000 pesos na ipinahiram nila sa akin is 2,636. At yung pinaka nakaltas is 1,364. So ayun, mabilis naman silang mag-approve or no, mabilis silang mag-reply. Ayun, oo, mabilis sila talaga mag-approve. Nag-reply naman agad sila. At eto yung nireply nila. So, nag-sorry naman agad. Ayan. Mabait naman palang kausap si MetroCash. Pina-high blood lang ako ng very light. So, ang napagkasunduan nga namin dito is magbibigay siya sa akin ng payment method. Tapos, ibalik ko na lang daw kung magkano yung natanggap ko. So, ang natanggap ko nga lang is 2,000 plus lang. Dapat is 4,000 pesos or less, pero sobrang liit lang nung makakaltas. So, ayun, kailangan bayaran ko din daw within the day para ma-okay na, ma-close na yung account ko. At ginawa ko naman. So, ayun, nagpapasalamat din ako at mabilis kausap si MetroCash dahil kung hindi, may stress ako sa pagbabayad na to. Napakalaki ng kaltas, tapos within 7 days lang kailangan bayaran mo na agad. Sinong hindi maloloka doon? At eto pa, kung kailan, second try ko na, dito lang may lumabas na ganito. So, pag ikaw ay repeated na, meron ka ng pamimilian.
So, ayan. Dito, may nakalagay na days of the first loan period is 8 days. So, ayun, choice nyo kung mag-a-apply pa kayo dito sa may Metro Cash na to. So, eto experience ko. Kung kayo nakapag-experience na din dito sa pag-loan sa Metro Cash, share nyo experience nyo dyan sa may comment section. At dito sa may iba ba, siguro mga kakasister niya to, si Decibel Sense, Pavale Cash Mental Challenge, na nakikita ko din online yung mga ads nito. So ayun, lagi kayong manonood ng mga ganitong review para hindi kayo madali ng mga loan sharks talaga. So hindi katanggap-tanggap yung mga ganitong nakakaltas na mga hidden charges sa may mga ilo-loan. So 100% no ako dito, 1000% no. So ayun lang for today's video. Kung umabot kayo dito sa dulo na to ay thank you so much at see you on my next vlog.